Mga idol, ating pong pag-usapan ang napipintong laban ni Sol Papi at ni Josh Brockner at ang update sa laban ni Arthur Beterbiev kontra kay Anthony Yarde at ang pahayag naman ni Tank Davis kay Ryan Garcia. Pero bago ang lahat, maligayang pagbabalik sa aking channel, mga idol. Si Sol Papi, mga idol, ay isang Filipino influencer na nakatira sa United States. Bagamat nasa amateur boxing lamang nagalaban ito, ay nakakatawag pansin na ng karamihan. At maging sa larangan ng pro boxing ay marami na rin nakakapansin. Dahil sa mga makukulit at maaangas na mga galaw nito at nagpapataw ng kanyang mga kalab. Kaya nga sa pangatlong laban niya ngayong January 14 ay makakalaban niya si Josh Brockner. At ang naturang laban ay gaganapin sa Ovo Arena sa Wembley, London. Para sa kaalaman ng marami, si Josh Brockner ay dating MMA at lumipat sa pro boxing at may record na 1 panalo at 2 talo. At ang ating pambato na si Sol Papi ay undefeated fighter sa kartadang 2-0. At kung sakaling manalo man si Sol Papi sa laban na to, maaari niya maging kalaban si Logan Paul na isa ring American influencer na sikat na rin sa larangan ng boxing. Sa kabilang banda naman, mga idol, ay ating pag-usapan ang update ng laban ni Arthur Beterbiev at ni Anthony Yarde. At gaganapin ang laban sa England sa January 28 at ididepensa ni Arthur Beterbiev ang kanyang 3 titulo, ang WBC, WBO at IBF Light Heavyweight Title Belt. At hanggang sa ngayon ay puspusan pa rin nag-iinsayo ang 2 boksingero dahil gusto nilang patunayan na magiging magandang laban ito. At nagpahayag si Dimitri Bivol na kung sakaling manalo man si Arthur Beterbiev ay maaring siya na ang maging next na sagupain niya. Dahil gusto ni Dimitri Bivol na maging unification champion para maging maganda ang kanyang kartada bago niya kalabanin uli si Canelo Alvarez. At maging si Canelo ay nagkaroon din ng tune-up fight at makakalaban niya si Josh Ryder sa bansang England. Kaya abangan na lang natin, mga idol. At sa panghuling yugto naman ay pag-usapan naman natin ang pahayag ni Tank Davis tungkol sa prediksyon ni Ryan Garcia na round 2 lang daw ang itatagal niya. Pangiting sinabi ni Tank Davis na grabe naman daw kung round 2 lang ang itatagal niya. Kaya nagpahabol si Tank Davis na tama ng maraming satsat at isakatuparan na natin to. At katulad nga ng sinabi ni Oscar De La Hoya na planchado na nga ang naturang laban at gagalimin ito sa April 15 sa taong ito. At nagbigay rin ng pahayag si Shakur Stevenson sa naturang laban na kayang-kaya raw natanggapin ni Tank Davis ang mga suntok ni Ryan Garcia. Ang tanong ng marami, kaya rin kaya ni Ryan Garcia ang mga suntok ni Tank Davis? Hanggang dito na lang, mga idol.